Ayan mga kapatek, so kamusta na tayo? Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin kung ano nga ba meron sa iPhone 12. Magkaroon tayo ng isang mabilisang review kung ano nga ba na update dito, ano nga ba bago dito. Okay, so kung interested ka matuto, kung ano malaman mo sa ano meron sa iPhone 12, stay tuned ka lang and please support and subscribe to my channel. God bless! Bounce. Ayan mga kapatek, nandito na tayo, iPhone 12, okay? Kulay black po ito, nabili ko po ito ng second hand. Syempre, alam naman natin mga kapatid ko Teki, okay? Online seller po tayo, kaya nakakakuha po tayo ng mga ganitong unit. Okay? Nakakuha sa tsaga, nakakuha sa magandang tawaran. So, nakakuha ko po ito sa isang murang halaga. Syempre, di ko po sasabihin sa inyo. Pero mabibili nyo po ang mga second hand po ngayon ng nagre-range sa 40 to 42,000 yung 64GB. This is a dual SIM na gamit ko po ngayon. So kung interested po kayo na malaman kung ano nga ba meron dito, simulan na po natin. So iPhone 12. Ito po yung upgraded version ng iPhone 11 last year. Okay? Nung lumabas yung iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, at yung iPhone 11. So ngayon, naglabas po ang Apple ang bagong lineup ng iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, and iPhone 12. Ito po yun, iPhone 12. So, meron po siyang 6.1-inch screen. Okay, 6.1-inch screen. Diagonally po yan. Ang measurement po natin. Okay? So, kagaya po siya ng screen ng iPhone 11. Pero ito po maganda dito sa iPhone 12 Pro Max, as iPhone 12 natin. Okay? Una, ka-same size na siya ng iPhone 12 Pro. Tapos, dahil nga po, meron tayong bagong design, okay? Mas flat na po sila yung edge nila. Ito po yung case ng iPhone 11 ko dati, okay? Nabenta na po yun. Tingnan niyo po, maluwag na po ngayon, okay? Meron na siyang gap, meron na siyang space, ayan. Okay? Ibig sabihin, lumiit yung physical body ng iPhone 12, pero na-maintain niya yung 6.1-inch, which is good para sa ating mga mahilig gumamit na medyo mas 100 na cellphone na merong performance kagaya ng best of the best ng mga iPhone, syempre. So, remember ha, mas maliit na po to dahil sa flat edge po niya, which is good. So, ibalik ko lang po sa case niya. Pero bago yun, kamukha po siya ng iPhone 11. Okay, glass po ito. Aluminum ito, glass. And then, yung dito po niya ay smooth. Yung dito medyo matte. Kabaligtaran naman ng mga Pro po natin. Ang Pro, matte dito, tapos glossy po doon. So, balik ko lang. Medyo fingerprint magnet. Mamaya na po natin linisin. Magkaroon muna tayo ng konting review. So, meron po silang pinakabagong chipset po ngayon. Yung Apple A14 na chipset. Same chipset na ating iPhone 12 Pro Max. Okay? Kung sa screen size naman po pala, ang gusto nyong pagbasihan kung ano nga bang anong diferensya nila, ito po yung diferensya nila sa laki ng kanilang screen size, okay? So, kung gusto nyo lang malaki, the best, syempre, dito na tayo sa 12 Pro Max. Pero kung gusto nyo lang medyo tight budget, okay, ayaw nyo gumastos ng malaki, okay, tapos saktong size lang, tapos performance-wise, halos kamukha lang, dito na tayo sa iPhone 12. Okay? Sa battery life po, pagmatagalan din po ang battery life nito. Kung matagal yung battery life ng iPhone 11 mo, or maybe yung iPhone XR mo, matagal din po ang battery po nito. Remember, okay? Again, ang yung screen po nito ay LED screen na po. Hindi nakagaya nung dating screen ng iPhone 11. LCD lang po yun. Okay? Pero meron pa rin po silang same camera. Meron siyang dalawang camera. Yung wide at saka yung ultra wide. Okay? So, ito po yung camera niyan. Okay? Halos same performance po sila ng iPhone 12 Pro Max. Maglalagay po ako ng mga sample. Ngayon dito, panoorin po muna natin sila. Thank you.
Ayan, so kung napanood nyo po yung mga sample ng ating camera, okay, so magkakaroon kayo ng idea kung gaano kaganda ang pagkuha nito maging sa video niya. Ako po, personally, I can say, halos magkapareho po sila ng kuha. Medyo mas lamang nga lang po ito ng konti, syempre. Dahil kompleto po ito, may LiDAR ito, meron itong night mode na mas maganda. So, hindi naman po ganun nagkakalayo, pero sa kung titignan po natin, sulit na sulit po ito, ano? Napakaganda po rin po ng performance niya. Okay, kung gamer ka naman, nahilig ka mag Mobile Legends, mahilig kang mag COC, or hindi ko na alam yung mga bagong games po ngayon, dahil dati gamer po ako, pero ngayon, I stop playing games. Pero I can assure you, kung yung dati, yung mga naunang iPhone na lumabas ay walang lag, napaka-smooth nila, nasisigurado ko, mga kapatid nating techie na nariyan, sigurado yung performance nito sa games ay mas maintindi pa o mas higit pa dun sa mga na-experience mong performance dun sa mga naunang iPhone na gamit mo. So, I could recommend this to everyone na nanonood po ngayon. Okay, kung sakto yung budget mo, kaya ng budget mo to. Okay, ayaw mong gumastos ng malaki para sa isang cellphone, at gusto mo na mag-upgrade, this is a good upgrade. Okay, sa sounds, napakaganda po ng sounds nito. Sa display, this is an LED display, 6.1 inch. Sa battery, sa performance, napakaganda po nito, wala tayong masasabi. Syempre, yung physical niya, napakaganda rin pong tingnan. At ito po sinasabi ko, one-handed use, kayang-kaya mong hawakan ng one-handed po ito kahit saan. Okay, kung lalo na kung malaki kamay mo, magmumukha itong maliit sa'yo. Magmumukha siyang normal na regular size cellphone. Pero kung titignan po natin, this is already more than 6 inches na laki ng isang cellphone. So yun mga kapatid, sana nagkakaroon tayo ng idea sa ating iPhone 12. At kung interested kang bumili, okay, meron kang mga tanong na gusto mong malaman sa iPhone 12, hindi ko na masyadong in-depth yung review nito kasi karamihan naman sa atin ay may idea na kung ano ang gamit ng iOS. Okay, may mga video naman tayo dyan kung may mga gusto kayo malaman paano gamitin ng iOS, o may mga tips and tricks naman po tayo dyan. Okay, next video po natin siguro magkakaroon ako ng comparison ng iPhone 12 Pro Max at ng iPhone 12 para mas matulungan ko po kayo na makapag-decide kung anong tamang cellphone o gadget ang bibiling po ninyo. Pero kung ano man po mapili nyo sa dalawang ito, okay, approve tayo dyan mga kapatid kong techie. Ma-enjoy nyo po silang dalawa. Wala po tayong magiging issue sa performance, sa camera, sa lahat-lahat. Okay, sa screen. Okay, hindi nga lang po sila kagaya ng mga bagong Android ngayon na 120Hz screen refresh rate. Pero nevertheless, in your daily life na gamit, wala po itong magiging problema. So, salamat mga kapatid. Do not forget to support and subscribe to my channel. Okay, dyan po muna tayo ngayon. God bless and bye-bye. Bounce.